mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Napipigilan si Lourdes na pumunta sa kaarawan ng kanyang pinsang si Valerie dahil alam niyang makikita na naman siya ng tiyahi na si Cora at wala na namang tigil ito sa pagsasalita sa kanya ng masama. Kung hindi lang siya pinipilit ng kanyang ina ay hindi talaga siya pupunta. Samahan mo na ako anak, hindi ko rin naman gustong pumunta doon dahil alam mo naman ang ugali ng tiya Cora mo. Pero dadalo rin ng iba nating mga kamag-anak. Sulitin na natin ang pagkakataong ito para makasama sila. Wika ng inang si Perla. Kung ako lang talagang masusunod nai, hindi na talaga tayo pupunta sa pagdiriwang na yan. Mamaliitin na naman tayo ni Tia Cora. Lalo naman ako. Ipaparamdam na naman niya sa akin na hindi ako mabuting pinsan para kay Valerie. Kahit na ayaw ko rin namang makipaglapit sa pinsan ko na yun, masyadong hambog at maarte tulad ng kanyang nanay. Saad pa ng dalaga. Huwag ka nang magsalita ng hindi maganda tungkol sa kanila anak. Matuto ka na lang na magpakumbaba. Ilang oras lang naman yun. Tingnan mo na lang ang ibang mga tiyo at tiya mo na nais kang makita. Dagdag pa ng ina. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo nai. Masasama naman talaga ang ugali ng mag-ina na yun. Saad pa ni Lourdes. Hindi nga nagkamali ang dalaga at kung ano-ano na naman ang hindi magandang sinasabi sa kanila ng kanyang tiya Cora, lalo na sa kanya. Ginagawa pa siyang halimbawa nito sa pinsan niyang si Valerie. Tingnan mo ang buhay niyang si Lourdes, hindi ba lang nakatongtong ng kuleyo, kaya imposibleng maging maayos ang kanyang buhay. Kaya pilit kitang pinagtatapos Valerie, pinag-aaral kita sa magandang universidad, nang sa gayon ay maayos at mayayamang taong nakapaligid sa iyo. Pagpaparinig ni Cora. Hindi naman talaga ako gagaya dyan kay Lourdes. Wala siyang pangarap. Tsaka hindi na talaga kaya ng utak niya ang mag-aral ng kolehiyo. Pupusta ako na sa katayuan niya sa buhay, ay tricycle driver mapapangasawa niya. Natatawang wika naman ni Valerie. Hindi maiwasan ni Lourdes ang mapakunot ang noo. Kahit na palagi kasi itong ginagawa sa kanya na mag-ina, ay hindi niya maiwasang masaktan sa sinasabi ng mga ito. Sagad hanggang buto kasi ang pangalipusta ng mga ito sa kanya. Sa tuwing may salo-salo ay halos ayaw na talagang dumalo nitong si Lourdes. Napipilitan na lang talaga siya dahil sa pakikisama ng kanyang ina. Isang araw, habang nagbabantay ng tindahan sa palengke, ay may nakilalang isang lalaki itong si Lourdes, si Ben. Lagi nagtatagpo ang kanilang landa sa palengke dahil nag-aatid ito ng mga gulay doon. Mula noon ay palagi na siya na itong pinupuntahan. Ben, umamin ka nga sa akin. Para saan ba ang palagi mong pagpunta rito? Bakit lagi mo akong binibigyan ng pagkain, bulaklak at mga regalo? Hindi ko naman gusto ang mga ito. Tanong ni Lourdes sa binata. Hindi pa ba halata, Lourdes? Pinapakita ko sa iyo na gusto kita. Gustong gusto kita. Sa katunayan ay nais ko nang formal na umakit ng ligaw sa bahay ninyo. Nais kong magpaalam din sa nanay mo na liligawan na kita. Sagot naman ni Ben. Ayaw mo ba sa akin, Lourdes? Dahil delivery boy lang ako. Alam ko namang hindi maipagmamalaki ang trabaho ko. Pero kahit kailan ay hindi naman kita sasaktan. Dagdag pa ng binata. Hindi yun, Ben. Ngayon lang kasi ako nakakilala ng lalaking handang humarap sa nanay ko para ligawan ako. Sana hindi magbago ang pagkadalisay ng puso mo. Nakangiting wika ng dalaga. Mula noon ay nagsimula na nga manligaw si Ben kay Lourdes hanggang sa tuluyan na ring nahulog ang kanyang loob at sinagot ang binata. Nang mabalitaan ni Cora na may nobyo na ang pamangkin ay walang patid ang pagkukwento nito sa ibang kaanak. Imbis na tulungan si Perlay, walang ginawa kung hindi ang kumiringking. Siya na nga lang pag-asa ng nanay niya tapos ay nagnobyo agad. Ilang araw lang ay mababalitaan nating buntis siyang si Lourdes. Sambit ni Cora. Kaya ikaw, Valerie, huwag kang makikipag-usap man lang sa malanding babaeng yun. Walang kapangapangarap sa buhay.
hahanap na lang ng lalandiin, ay taga-deliver lang daw ng gulay sa palengke pa? Dagdag pa ng ginang. Upang lalong ipahiya itong si Lourdes, ay inimbitahan ni Cora ang pamangkin at ang nobyo nito. Inimbitahan mo ba ang nobyo mong manager, anak? Nang sa gayon, ay maipagyabang naman kita sa mga kamag-anak natin. Makikita nila ngayon ang layo ng antas ninyo ni Lourdes, lalo na sa pagpili ng lalaki. Sabik na wika ni Cora sa anak. Dumating si Lourdes kasama ang nobyong si Ben. Ang ibang kaanak ay naging maayos naman ang pakikitungo sa binata. Iyan na bang nobyo mong magugulay sa palengke? Pipili ka lang na magiging kasintahan ay yung mahirap pa. Ano na lang kinabukasan mo sa kanya, Lourdes? Hindi mo talaran itong si Valerie ko. Maya-maya ay makikita mo ang nobyo niya. Manager yun ng isang malaking farm. Direkt na nagtatrabaho sa asyendero. Ibig sabihin ay malakas ang kapit. Ganyan ang gayahin mo. Pagmamalaki ni Cora. Ilang sandali lang ay dumating na ang nobyo ni Valerie sakay ng isang kotse. Lahat ay napalingon sa gara ng sasakyan. Kinikilig naman sa tuwa ang mag-inang mata pobre dahil sa wakas ay may isa na naman silang ipagyayabang. Sinalubong ni Valerie ang nobyo at buong pagmamalaking pinakilala sa lahat. Ngunit wala man lang siyang balak na ipakilala ito kay Lourdes at Ben. Huwag mo nang intindihin ang dalawang iyon. Wala naman silang binatbata. Wika pa ng dalaga. Ngunit patuloy ang pagtanaw ng binata sa nobyo ni Lourdes. Hanggang sa hindi na ito nakatiis at nilapitan si Ben. Sir, ano po ang ginagawa niyo sa party na ito? May kilala po ba kayo rito? Hindi ko inaasahan na magkikita tayo ngayon dito. Saad ng binata. Anong sir? Anong sir ang sinasabi mo riyan, love? Magugulay lang sa palengke ang lalaking iyan. Nobyo siya, nang pinsan kong walang pinag-aralan. Saad pa ni Valerie. Love, siya ang amo ko. Siya yung kinukwento ko sa iyo na binata pa'y hasyendero na. Malaking lupa ni sir sa probinsya. Hindi lang yan. Marami siyang mga negosyo at pag-aari dito sa Maynila. Dagdag pa ng binata. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. Lalo na si Lourdes dahil buong akala niya ay delivery boy lamang ang kanyang kasintahan. Totoo ba ang sinasabing ito ng nobyo ng pinsan ko? Asyendero ka talaga? Ngunit paanong nangyari? Nakikita kita lagi sa palengke na nagdi-deliver ng mga paninda. Nagugulumihan ang tanong ni Lourdes sa kasintahan. Sumama lang ako noon sa mga tauhan ko dahil gusto ko nga makita ang kalakaran ng pagbebenta ng gulay. Tapos ay nakita kita. Una pa lang kitang nakilala ay nabighani na ako sa iyo. Lalo na nang malaman kong napakabait mo. Hindi ko naman gustong itago ang tunay kong pagkatao. Pero paano ko sasabihin sa iyo na ubod ng simple ang marangya kong buhay? Baka itaboy mo ko o hindi naman kaya ilayuan mo ko dahil magkaibang mundo nating ginagalawan. Isa pa, sa nagustuhan ko sa iyo'y hindi ka nasisilaw ng anumang yaman. Natutuwan ko rin na maging masaya sa simpleng bagay simula nang makasama kita. Pahayag ng binata. Lahat lalo ay nabigla nang malaman na ang tunay na mayaman pala ay ang nobyo nitong si Lourdes. Halos manghiram na mukha sa aso ang mag-inang Cora at Valerie dahil sa labis na kahiyan sa sobrang panlait at pangaalipusta sa kawawang si Lourdes. Lumipas naman ang isang taon ay niyaya ni Ben si Lourdes na magpakasal at sumama ng manirahan sa kanyang asyenda kasama ang inang si Perla. Samantala, kakahanap ni Valerie ng mas mayaman sa napangasawa ni Ben ay napunta siya sa isang banyagang wala ring yaman at madalas pa siyang saktan. Bandang huli si Lourdes at Ben ang tumulong kay Valerie upang mapawalang bisa ang kasal nito sa mapang-abusong asawa. Sadya nga mapaglaro ang buhay. Ngunit lagi nating tatandaan na ang pag-angat sa sarili at panghamak sa kapwa ay may katumbas na malaking karma. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless po sa inyong lahat. Peace out.